guys, ako po ang iyong Inlay ng Hong Kong. Today's video, isishare ko po sa inyo kung paano mag-ipon at reflex ko lang po ang aking ipon challenge. Ito po ang ipon challenge ko ay natutunan ko po ito at na-inspire po ako kay Mr. Chinkitan. Sa katunayan po, bumili po ako ng mga box niya. Ito po yung mga box niya na nabili ko sa kanya. Ito po siya. Pinadala ko to sa Pilipinas kasi nandito ako sa Hong Kong. So, ang tumanggap dito yung asawa ko. Nung nagbakasyon ako last year, dinala ko na po siya dito. Tabi mag-order po ako through online po. Kasi may BDO account naman po ako. Doon ko po yung nahulog yung ano ko po kami, Mr. Chinkitan. Mura lang po ito kung nabili. Pero marami ka pong matutunan dito sa mga books niya po. Salamat po, Mr. Chinkitan, sa books na to. Marami akong natutunan dito tungkol sa pag-ipon, pagbabudget, at sa isang pulubi diary. Sobra po akong na-inspire kay Mr. Chinkitan sa mga vlogs niya about sa mga negosyo tips. Kaya naisipan ko rin pong gumawa ng ipon challenge. Itong ipon challenge ko po ay ano lang, kung magkano lang pa matitira, katulad po ng halimbawa day off po namin. Tapos pag may matira po sa day off ko, kung magkano po yung allowance ko na naka-budget para sa araw na po na yun. Kung magkano lang po yung nagastos ko. At saka syempre, pag di naman lahat ng oras, malaki ang magagastos natin. Kaya yung iba, tinatabi ko po dito. Every holiday ko po, naghuhulog po ako dito. Hindi ko na po siya binibilang kung magkano. Tingnan nyo guys, ginawa ko po ito ng January 10, 2020. Nilagyan ko po siya ng sa tricycle sidecar. Kasi inaano ko po talaga siya na ginugol ko po talaga siya na para sa sidecar. Hindi ko naman siya inaano kung magkano lang po yung laman nito, dadagdagan ko na lang po. Kasi syempre ang sahod natin dito sa Hong Kong ay monthly, hindi naman po daily. Kaya siyempre, pag yung mga sobra-sobra lang po, yun po lang ang nilalagay ko dito. Kaya hindi po natin i-expect kung magkano po. Ito mo ginawa ko po ang ipon challenge. Ito po yung tissue box. Nakita na ako dun sa tissue box, kaya sabi ko, ito lang kaya ang gawin kong ipon challenge. Puro papel po yung nilalagay ko po dito. Kasi, siyempre, pag mahirap magbilang, at saka mas maganda yung papel na. Kasi pag baka mamaya paglaruan ng mga bata, makakala nila yung nandun sa loob, kasi kung mga barang naman. So, puro papel lang po siya nilalagay ko dito. Kung magkano lang po talaga yung tira, yun lang po. Sabi nga nila, kahit piso man yun, pag dumami rin po yung malaking bagay na po. Kasi ako po bilang OFW, hindi ko po talaga pinangarap tumanda po dito at saka magtagal po dito sa ibang bansa. Kaya ginagawa ko po to para pag mag-forward na po ako, meron na po akong naipo at saka may na-fundar na po ako. Bilang FW rin po, nakapundar na rin po ako ng motor, at saka may bahay na rin po ako, at saka meron na rin po akong shop, bisonet shop. Ngayon po, mahirap din po kasi magkaroon ka ng negosyo nang nandito ka, tapos wala po nagmamahal sa Pilipinas. Kaya mas maganda talaga yung ikaw mismo ang magmamanage sa tinayo mong negosyo. Guys, disclaimer lang po, ito pong inanok po na to, hindi po to pagmamayabang, apagkos, ini-inspire ko po kayo bilang sa ating mga OFW na dito sa mamansa na mag-ipon din po tayo para po sa ating kinabukasan. Tsaka kailangan po, pag mag-ipon din po tayo, lalagyan po natin sila kung para saan, para tayo ay may goal. Itong tape po na to, ito yung tira po na. Tira po ito dun sa nagpa door-to-door po ako. Nung itong na to, tape. Kaya ibinalat ko lang po siya dito. Para po Chinkitan! Idol ko po talaga si Mr. Chinkitan. Na-inspire po ako sa kanya sa mga business tips. Kasi ako po talaga, isa po akong business-minded. Ginagawa rin ko po ito para pag-uwi ko po ng Pilipinas. Magnegosyo rin po ako kasi mahirap po magiging OFW.
Thank you for watching, guys. Sana ma-inspire ko po kayo sa aking video na to. At gumawa rin po kayo ng goal. Yung mga lalo po yung mga nandito po sa OFW. Mag-ipid, mag-ipon para po sa atin mga OFW. Para pag-uwi po natin ng Pilipinas, mayroon po tayong pag-uumpisahan. Hindi, kasi karamihan po talaga ng mga OFW na umuwi ng Pilipinas, umuwi rin po sila ng wala. Kaya po tayo nandito para po tayo magkaroon ng puhunan kung gusto natin magnegosyo. Kaya po mag-ipon po tayo. I-goal talaga po natin yan. Ugaliin po natin ang magtipid. Okay, thank you for watching, guys. Bye-bye.